Hi guys, so today is January 16 at ayan, kailangan ko na makuha yung salary ko dahil yung kapatid ko, hindi ko alam kung nakasahod na siya. So, deadline na ng mga bayarin namin. At ayun, tapos guys, naghahanap ako ng bahay. Kaso lahat sa Cavite, mura kung sa mura kasi hindi siya abot ng milyon. Pero ang masakit, siguro pag pinagawan mo yun ng kwarto, hindi ko alam kung kasama ba siya doon sa binayaran mo sa bahay or separate yun. At if ever, gusto ko sana doon na sina daddy. Ang kaso, ang mangyayari, magiging double billing. Billing ng kuryente, tubig sa bahay, tapos sa bahay din sa amin dito, yung titira namin ngayon. Problema yon. Kung nabili naman namin yon, yung bahay namin dito, na tinitira namin ngayon, pwede namin siyang iparenta, na kung saan ang magiging problema, yung pasok ko from QC to Cavite, mahirap na siya. Kasi, bakit ko nasabi? Pag nag-prod kami, hindi na ako dito makakapunta. So, ang mangyayari, it's either doon na ako sa Cavite maghanap ng trabaho, or pwede rin dyan pamowa, kasi 30 minutes lang daw eh, kung mabilis yung biyahe. Pero kapag matraffic, wala na, yari na tayo doon. Then, ayan guys, hindi ako nag-ayos kasi natotorete na ako. And today, ang gagawin natin is yung business permit. So, yan. Sana makuha yung salary ko. And yung kaltas ko, huwag naman sana sobrang laki. Kasi kinuha ko talaga last year lahat ng sinahod ko. Eh, hindi ako nag-iwan ng pang-benefits. So, yung benefits ko, guys, nagbayad na kami kahapon. Sa company galing yung mga pera. So, yung sa akin, wala pang ang kaltas kasi nga kinuha ko nga siya lahat. At ayun, and tulad nga yung sinabi ko, lahat ng nakuha ko, sinorender ko. Kaya, ayun. At yun, this time, diskartehan natin yung buhay. At yun lang talaga guys eh, hindi ako makapag-ipon kasi kailangan din, mas malaki din yung nailalabas ko para matulungan kay kapatid ko. And Sunday guys, pupunta yung kuya ko tsaka yung asawa niya sa bahay namin. At ayun, alam ko hindi ko siya na-open kasi kailan lang naman ako nag-vlog. Pero kasi yung daddy ko galit sa kuya ko dahil hindi nga siya nakagraduate. Mas pinokus niya yung sarili niya sa pagtatrabaho. Yun din yung reason kung bakit nung nag-aaral kami, gusto ni daddy, nag-aaral lang, ayaw nang may trabaho. Kasi nga daw, kapag na kami ng pera, nakatanggap na, aanoyin na kami, tatama rin na kaming mag-aral. At yun, yun naman yung nangyari sa kuya ko. Tinamad na siya mag-aral. Nagtrabaho na lang siya na nagtrabaho. Hanggang sa dumating na endo. Pero ngayon, regular na yung kuya ko. Pero naliliitan na siya sa sahod kasi nga syempre may pamilya na. At panay-ote rin siya guys. So yun. At ngayon, pumupunta si kuya sa bahay. Then titignan natin kung welcome na ba siya. Kasi si kuya takot din pumasok sa bahay. Kasi nga, pag nagalit talaga yung daddy ko, nakakatakot. At ayun, pero yung kasal naman, masaya yung daddy ko. Kasi nga, nakita naman ni daddy na nagsikap si kuya. Yung kasal ni kuya siya mismo yung gumastos lahat-lahat. At meron silang bahay na inuupahan, hindi sila nakikitira. So yun, nakasurvive yung kuya ko. Pero kasi yung sama lang naman ng loob ng daddy ko, isana nakagraduate siya. Sana pulis na rin siya ngayon. So yun, at yun lang guys. So, dahil nga eh, magkakaanak na yung kuya ko, sila nung asawa niya, okay naman na din kay daddy. Kasi nakita naman ni daddy na naging successful naman si kuya. And meron silang binabalak na negosyo. So, nakita ni daddy yung flow ni kuya. Na kung saan yung babae tsaka siya nagtutulungan. Yung babae may hanap buhay, si kuya may hanap buhay. Pareho silang permanent. So, okay na yung daddy ko doon. Kasi ang ayaw lang naman niya is, yung dumating yung panahon na kapag nandyan ka na sa estado ng buhay mo, mag-asawa ka, sa amin ka, didikit, sa amin ka, hihingi, yung ganun. Gusto niya, sarili mo, galaw mo, pera mo.
Kasi para mag-focus ka at maging responsable sa lahat. And yun, nangyari naman guys, nakapag ano naman yung kuya ko, nakasurvive siya sa agos ng buhay sa labas, na independent yung kuya ko kasi. So, yung daddy ko syempre, di pa rin siya sanay na kailangan nandito ka pa rin sa amin, sumusunod ka pa rin sa amin, may oras pa rin tabi sa bahay. Yung kuya ko na ano siya, nasakali siya sa ganun. So, dumating yung time na umalis siya sa bahay, hawak na yung oras niya, malaya siya. Yun kasi yung hindi namin naramdaman o naranasan dahil nga may mga parents na mahihigpit. So, okay lang naman din kung mahigpit sila, wag lang yung sobra. Eh, yung kuya ko, ayun, nagrebelde, nagtrabaho. Yung in a way na rebelde niya, yung nag-focus siya sa trabaho, hindi yung nagrebelde na nagbisyo. So, yun, kuya ko nagtrabaho yan lahat-lahat. Umalis siya sa bahay, nagsolo. So, yun, hanggang sa nag-asawa na siya. At ayun, okay naman yung buhay niya. So, kailangan lang talaga smooth yung pangyayari sa buhay, continuous. Yung tipong kailangan sa isang araw, tatlong beses ka makakakain yung hindi ka kakapusin. At yun lang guys. And ngayon, kaya laging yung kapatid kong bunso, tsaka ako yung nababanggit ko kasi nga kami na lang dalawa na kapatid ko nagtutulungan. Pero kung andito yung kuya ko, wala pa siyang asawa, pwede niya kami matulungan, makakasurvive kami. Pero ayun, hindi na niya magagawa kasi nga buntis pa yung asawa niya. Kailangan nila mag-ipon. So yun lang guys, later na lang at more on paperwork na to. Tapos pag hindi ako nakapag-outro, kasama ko yung manager ko. Tapos wala na akong outro sa iba kong vlog, no? So ikwento ko na lang siya sa IG o kaya sa FB. If ever na-updated ka sa akin guys, alam mo yung flow ko dito. Alam mo kung gaano ako ka-busy. At meron akong baon mga vlog. Lahat ng mga friends ko, yan, si Nakitilicious, si Nasis, yung parang Sailor Moon, si Dress. Nakalimutan ko tuloy sis. Nagko-comment kasi siya palagi. So, nanonood din naman ako sa kanya yung mga makeup keme-keme. More on ganun siya. At yun. Ha, later na lang ha. Ayusin ko lang yung sarili ko. Guys, nakauwi na ako at wala pa sina mama. Dapat magkikitami sa Robinson. So, anytime baka nandito na sila. Kaya binuksan ko na yung ilaw sa labas. At ayun, ang sakit nandito ko. Nagdudugo. Kasi pagka nagpunas ako, madiin. So, ayan. Ayan, guys. Nagkatigyawat ako. So, sa pulbo yung bench natin change. Kasi hindi talaga sanay yung mukha ko sa pulbo. More on Johnson lang, mga pang baby. Yung pwede sa akin kasi nga sensitive. At ayan, hindi na ako nagbukas ng flash. Dito ko na in-end yung vlog. At hindi ako natuloy sa business permit. Ang nagawa ko lang today, bumili ako ng USB sa SM North, then after nun bumalik ako ng studio at yung file ng Poland ipinasa ko kay Ma'am Abby dun mismo sa Poland na company or store kasi magkasama yon. Tapos yung laptop nandito sa akin, so ibabalik ko to bukas kaya ang bigat ng dala ko. So ayan siya. At yun guys, ito ko na yung na-end yung vlog and mamaya try ko makapag-edit pagkatapos. Ano yun? Bumili ba ng... bumili ng folding bed yung kapatid ko siguro. Or si mama. So, yan. Pagkatapos, ano... iiwan ko na to. Kasi may shoot bukas ng umaga GMA. Then, 8 a.m. GMA. 11 a.m. si ma'am. Yung manager ko yung mag-shoot. Then, after nun, di ko alam kung may next pa. Pero, for sure, bukas magbabayad ako ng Meralco. At, ayun. Yun lang yung mga ganap today. See you tomorrow. At, mamaya... kailangan kong makatulog ng maaga kasi alas 6 pa lang aalis na ako dito, alas 5 gising na ako dapat kasi magkakasabay kami ng schedule ng kapatid ko. So pareho kaming alas 6 aalis dito. So yun guys, dito ko na yung na-end yung vlog. Salamat sa panonood. Bye!